ating pag-uusapan ang tungkol sa New Covenant and New Testament. May mga katuruan na ang New Covenant ay tinatawag ito na Major Covenant ng mga ibang grupo. So pag-uusapan po natin kung ano ba ang New Covenant and New Testament para magkaroon tayo ng idea, dahil ito ay ginagamit natin, ito by interchange ang paggamit, or ang New Covenant and New Testament ay magkakaiba ang ibig sabihin. Sa chart po natin, kung mapapansin nyo dyan, ay ang New Covenant, ito ay pangako ng ating Panginoon para sa bayang Israel. So, naipangako na po ito according to Jeremiah 31 verses 31 to 34. Ang fulfillment naman ng New Covenant ay sa second coming of the Lord Jesus Christ. So, doon matutupad ang programa ng ating Panginoon para sa bayang Israel. Ang Old Covenant, ito ay ibinigay din ng ating Panginoon sa Israel. Kaya ang New Covenant ay sa Israel lang din ipinagkaloob. So hindi po kasama ang church, the body of Christ, dito sa tinatawag New Covenant. Kaya we are not under of any covenant na ibinigay ng ating Panginoon sa bayang Israel. Hindi tayo kasama doon sa mga covenants na yon na na-mention. We are under the mystery program revealed to Apostle Paul. We're under the dispensation of grace. Nang ating ipinapangaral ay hindi konektado sa mga covenants ng ating Panginoon para sa bayang Israel. Sometimes called the New Testament. Ang New Covenant ay sometimes New Testament. The New Covenant is a fulfillment of the promise God made with Israel to bring them back to the land and to help them obey the law. So as a result, this better testament would allow Israel to reap the blessings of God's covenant made with their fathers. So tandaan natin ang New Covenant na na-mention, or what we call the better testament, mangyayari po ito under the millennium. So may pangako ang Panginoon mararanasan ng bayang Israel during that time. In Luke chapter number 1, Luke chapter number 1, 72 to 75, to perform the mercy promised to our fathers and to remember His holy covenant. So, holy covenant. That the oath which He swore to our father Abraham, that He would grant unto us, that we being delivered out of the hand of our enemies might serve Him without fear. In verse 25, in holiness and righteousness before Him all the days of our life. So remember, as a result, this better testament would allow Israel to reap the blessings of God's covenant made with their fathers. It was a promise. During the time of Abraham, ay mapapansin natin na ang nature ng New Covenant ay ipinapakita na ang nature na kung saan ang Israel na pinili ng Panginoon, sila ay magiging blessing sa lahat ng bansa. Ang bayang Israel ay magiging blessing sa lahat ng bansa, at ito ay mangyayari sa second coming ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, katulad ng nabanggit mo natin sa chart natin, we are at the center of that God's program para sa Israel. And this program, the church, the body of Christ, interrupted the prophetic program. So after the departure of this program, mag-resume ang programa ng ating Panginoon sa bayang Israel. Pag nag-resume yan,
ang mai-establish that time pag nag-resume ay ang New Covenant. The beginning of this New Testament can be found in Deuteronomy chapter 30 verses 1 to 9 where God promises that He will have compassion on them in chapter 30 verse 3. So yun po yung nature ng testament na ito. Ng testament na ito sa Deuteronomy, and then gather them together from among the nations in chapter 30 verses 3 to 5, and then allow them to dwell in the promised land in chapter 30 verses 3 to 5, and circumcise their heart so they can obey the commandments in chapter 30 6 to 8, make their work plenteous. So the nature of this testament that would happen in the millennium. So circumcise their heart so they can obey the commandments of God. So tandaan po natin yan, yung nature na yan, kasi under the law, under the Old Testament, or under the Old Covenant, may concept or nai-picture na kung ano ang maging environment or nature ng New Covenant pag ito ay na-implement. So this testament would finally provide for the redemption of the nation Israel and institute what was needed to begin God's strategy for blessing the kindreds of the earth through their priesthood. In Genesis chapter 12 verse number 3, and I will bless them that bless thee and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. And then verse 20, chapter 12 verse 22, chapter 22 verse 18. Okay, chapter 22 verse 18, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed because thou hast obeyed my voice. Okay, thou in verse 18, thou hast obeyed my voice. Isang pangako ng ating Panginoong Diyos sa bayang Israel. Ito ay isang pangako na dapat nilang sundin at magiging blessing sila. Okay, magiging blessing sila sa bansang Israel. I mean, maging blessing sila sa bansang Gentiles. So ito ay napakaganda na makikita natin sa New Covenant. Sa New Covenant, ito ay mangyayari ng Israel ay magiging blessing sa mga Gentiles. Acts chapter 3 verse 35. Acts chapter 3 verse 25. Ye are the children of the prophets and of the covenants which God made with our fathers, saying unto Abraham, and in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed. Ayan, hindi pa na nangyayari ito during the time of or during the Old Testament or the Old Covenant. Ang mga bagay na ito ay mangyayari sa pag na-establish na ang New Testament or na-establish ang New Covenant. Kailan ito mangyayari? Sa millennium. Sa millennium na po ito mangyayari. So magiging blessing ang Israel sa mga Gentiles. What Israel would fail to accomplish on their own accord under the Old Covenant, God would provide for them under the New. So ganun po ang ginawa ng ating Panginoon. God would provide for them under the New Covenant. Yeah. So in our chart, mapapansin natin na talagang it was prophesied already, promise already regarding the nature of the New Covenant. Then makikita natin, at ulitin ko ang church na body of Christ, we are not part, hindi tayo kasama
sa New Covenant na Muslim ipinapangaral sa panahon natin ngayon. So na-miss yung programa natin dahil ang ipinapangaral ng karamihan ay ang New Covenant na para naman sa House of Israel and House of Judah. So nakakalungkot dahil nga ang programa na para sa panahon natin ngayon inirevealed ng ating Panginoon kay Apostol Pablo, at ito yung programa para sa atin at hindi kasama kung anumang covenant na ibinigay ng ating Panginoon para sa House of Israel, House of Judah. Ayun. New Covenant prophesied. The prophets also reminded the Jews of the promised New Covenant. Tandaan natin, it was prophesied. The body of Christ was not prophesied by the prophets. It's only revealed to Apostle Paul, called the mystery kept secret since the world began. How about the New Covenant? The New Covenant prophesied, reminded the Jews of the promised New Covenant in Jeremiah 31:31, "Behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah." Jeremiah goes on to describe how God will put my law in their inward parts and will remember their sin no more, in according to Jeremiah 31:33-34. Makikita natin dito na sa New Covenant ay ilalagay na lang ang katuruan ng ating Panginoon sa kanilang sa inward parts, and God says will remember their sin no more. Hindi na alalahanin ang kasalanan ng Israel under the New Covenant that was prophesied. Kaya dito nga sa akong balik lang tayo saglit sa chart natin, pagbalik ng ating Panginoon, i-implement niya, i-establish niya ang New Covenant. So habang hindi pa bumalik, wala pa ang second coming, we are under the dispensation of grace. We are under the mystery revealed program ng ating apostle ay si Apostle Paul. Ang kanyang ipinapangaral ay ang revealed truth. The mystery truth, yun po ang kanyang ipinapangaral na hindi nalaman ng ibang mga believers. Hindi nalalaman kahit ang mga propeta at mga apostles. Ito ay inirevealed lang ng ating Panginoon kay Apostol Pablo. Ezekiel also describes the supernatural empowerment that will accompany the new covenants as he writes in Ezekiel 36:27, "And I will put my spirit within you," referring to Israel, "and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments and do them." So the description given by Ezekiel also mentions how God will, in chapter 36:24, "gather them from all countries." In 36:28, "allow them to dwell in the promise." In 36:30, "multiply the fruits of the trees." So tandaan natin, ayon sa description ni Ezekiel, sabi dito ng ating Panginoon, "I will put my spirit within Israel, Israel's heart." So napakaganda po yung pangako. At ulitin ko, mangyayari ito sa future. Sa pag na-establish ang New Covenant, doon lang po ito mangyayari. Hindi pa po ito nangyayari. At hindi rin po ito nangyari sa panahon natin ngayon, dahil we are Gentiles saved by grace. We are Gentiles at hindi part ng kung anumang covenant mayroon ang Israel. Hindi kasama, ulitin ko, hindi kasama ang mga ang body of Christ sa New Covenant. Hindi tayo part sa programa ng ating Panginoon para sa bayang Israel. We are under the revealed
program, a new program, the dispensation of grace, ang apostle natin si Apostle Paul. At hindi niya ipinapangaral na ang body of Christ ay under sa tinatawag New Covenant. New Covenant confirmed in Romans 15:8. Yes, Jesus Christ actually, he was proclaiming a confirmation the promises made unto the fathers. In Romans, Paul says that Jesus was a minister to the circumcision to confirm the promises made unto the fathers. Hebrews tells us that Jesus came as the mediator of the new covenant. Jesus testifies to this during the Passover supper with the disciples in describing the symbolism of the meal. He says in Matthew 26:28, "For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins." Sinabi niya ito sa Israel. Okay, sinabi niya ito sa mga apostles para sa Israel. "The New Testament, which is shed for many." Actually, referring to his blood, bloodshed na pinapatibay dito ang covenant with his blood of the testator. So doon po nagiging matibay ang agreement, ang new covenant sa dugo ng isang testator. Ayan po yung death ng ating Panginoon. Kasi pag habang nabubuhay ang testator, ay hindi po mag-operate ang new covenant. Dahil ang testator ay buhay pa. Ibig sabihin, ang old covenant ang nag-operate kung hindi mamatay ang testator. Ayan, so mangyayari, okay, ang tinatawag na katibayan o mga basihan para mag-operate ang covenant, ang new covenant after the death of the testator. Pero ang tanong, ngayon ba ito ay nag-operate? Kasi after the death of the testator, hindi pa po, dahil may isang programa na inirevealed ang ating Panginoon. Kaya, hindi nag-operate ang new covenant sa panahon ngayon dahil mayroong new program na nag-interrupt sa prophetic program ng ating Panginoon sa Israel. During his ministry, the Lord Jesus Christ was preparing his followers for the coming kingdom. Tandaan po natin yan, when Jesus Christ came to minister, he was preparing his followers for the coming kingdom and new covenant when he told them about obeying the law and told them about the supernatural empowerment he would send from heaven in John 14:26. Ano ba yung ipinangako dyan sa John 14:26 na later on, yun yung magtuturo, mag-empower sa mga Israel, lalong-lalo sa believing Israel. Verse 26, "But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you." So makikita natin dito na talagang ang banal na Espiritu ang magtuturo sa kanila, mag-guide sa kanila, sa mga apostles para maunawaan ang tungkol sa propesiya. Dahil kung wala ang banal na Espiritu, hindi nila maunawaan ang propesiya. Kaya, ipinangako ang banal na Espiritu upang mag-guide, magturo sa mga apostol. Ganun din, kaya sa Matthew 6:24-33. Ang banal na Espiritu ang mag-guide sa kanila para mas maunawaan nila at makita nila ang kaharian ng Diyos. So the sign to all that men were part of the new covenant, blessing was if they bore fruit. Diba? Meron mo yun yung palatandaan, kailangang makita
makita sa kanilang bunga kung ito ay part, bahagi sa New Covenant. We're protected from harm and spoke of the law written in their hearts. Therefore, Jesus taught. Regarding po dyan, ipinapangaral ng ating Panginoon, okay, ipinapangaral ng ating Panginoon na itong mga Israel na ito ay may kailangang signs para mapatunayan na sila ay sumusunod. Kaya nga, during the time of Jesus Christ, ni-required sila na dapat nilang gagawin ito at makita sa pamamagitan ng bunga. Okay, yun ang nature, yun po yun. Kasi ang Panginoon ay inihanda niya, he was preparing the kingdom. He was preparing the kingdom. Kaya, sa kanyang ministry ay ipinapangaral niya na yun yung nature ng New Covenant pag sila ay makakapasok doon sa covenant na yun. In Matthew 7:20, wherefore by their fruits ye shall know them. Ganun po yung katindi ang plano ng Panginoon, ma-identify sa isang tao kung ito naman ay talagang sumusunod at gumagawa para sa Panginoon. In Mark 16:17-18, makikita natin ang mga signs. And these signs shall follow them that believe in my name. Shall they cast out devils? They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. In Matthew 16. In Luke 12, 11 to 12, and when they bring you unto the synagogues and unto magistrates, and powers, take ye no thought how or what thing ye shall answer or what ye shall say. For the Holy Ghost shall teach you in the same hour what ye ought to say. Pansinin natin dito sa verse na ito ay halos talagang magkaparehas ang signs, ang kailangan, dahil nga ito yung requirements ng ating Panginoon, at lalong-lalo na para sa establishment ng New Covenant. Ito po ay ipinapangaral kung ano ang magiging nature po nila, maging situation nila under the New Covenant. Okay, under the New Covenant, pag ang Panginoon ay maghahari sa bayang Israel 1,000 years. Ulitin ko po, doon po mangyayari ang establishment of the New Covenant sa second coming of the Lord Jesus Christ. So the New Covenant in force in Hebrews 9:17, Hebrews tells us that the new covenant was not in force until after Christ died. So in force lang after the death of Christ. So for a testament is of force after men are dead, otherwise it is of no strength at all, while the testator liveth. So then after Jesus died, he sent down the Comforter who would prepare the saints with the new covenant power to enter the kingdom, according to John 14:26, na ipinangako ng ating Panginoon ang banal na espiritu ang mag-guide sa kanila, magturo patungkol sa mga katotohanan. Kaya after the death of Jesus Christ, the new covenant in force. Yun po, sa before Apostle Paul, talagang ipinapangaral ang tungkol po diyan, kailangan nilang gagawin dahil yun ay propesiya. Dapat magampanan, dapat matupad. Before Apostle Paul ay nag-operates ang programa ng prophecy. Nag-operates ang programa ng propesiya. Ayan. Kaya kung mapapansin natin, ang mga apostles ay nagtuturo sila patungkol po o ayon sa propesiya na ipinapaintindi ng banal na espiritu para po sa kanilang ministry. It is this better covenant. According to Hebrews,
ang New Covenant's a better covenant that the author of Hebrews describes while quoting Jeremiah 31, but now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon a better promises. Ulitin ko, ito naman ay propesiya, at ang recipient, ang mga believing Israel, hindi po ang body of Christ. It was for this reason that Christ died for Israel, so that their past transgressions under the old covenant would be redeemed and they could partake of the promises or the promise of the new covenant. Kaya nga dun sa Hebrews chapter 9:15 ay isang reason kung bakit si Kristo ay mamatay para sa Israel. Dahil nga, okay, under the old covenant would be redeemed and they could partake of the promise of the new covenant. So may mga reason po. May mga reason kung bakit kaya ang new covenant ay talagang mag-take effect after the coming of the Lord Jesus Christ. Doon po mas maunawaan ang mga bagay na ito, maunawaan ng Israel, dahil ilalagay sa kanilang puso at isip ang espiritu para mag-guide sa kanila, maturuan sila, at mamuhay silang maayos, mamuhay silang matuwid sa panahon ng millennial kingdom. At mangyayari po yan, ulitin ko, ang millennial kingdom after 7 years. 7 years great tribulation, second coming, and then ang Panginoon ay i-establish na po niya ang kingdom. At sa kingdom na ito, doon po ma-implement ang new covenant na magiging blessing po ang Israel sa mga Gentiles. So the enforcements of this covenant relationship with God was exclusive and severe. All of those who were part of the covenant were accompanied by the blessings of the covenant, while those who rejected or fell away from the covenant were denied salvation. Hebrews 10. For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for a judgment and fiery indignations which shall devour the adversaries. Ayan, if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. So pansinin natin yung description, talagang gusto ng Panginoon sa time na ito na ang Israel ay mamuhay ng righteous or matuwid, at hindi nila gagawin yung gusto nila. Kaya nga sa time na ito, ang Israel ay gagawin silang complete in Christ, or magiging complete ang kanilang kaligtasan kung ma-establish ang new covenant. Kasi sa old covenant, kung pansinin natin, hindi complete. Talagang pinagtrabahuan nila ang kanilang salvation para ma-maintain nila ang kang righteousness ayon sa kautusan. Pero hindi nga na nasunod ng Israel, kaya tinapos ng ating Panginoon. Kaya pagdating ng New Covenant, ang Panginoon ang mag-work sa kanilang buhay. Ang Panginoon ang mag-work para sa kanila. Ibinigay ng ating Panginoon ang Spirit na mag-work sa kanila, at sumunod sila kung ano ang kautusan ng ating Panginoon. At mangyayari naman yan sa second coming. Okay, doon lang po mangyayari yun. So the new covenant never realized during Saul's rebellion in Acts. Okay, hindi yan talaga na-realize nung time na yun. God's strategy for implementing the new covenant was halted in order to implement a different strategy for a purpose that had never been
previously revealed. Okay, the dispensation of the mystery or grace ay hindi po yan na-revealed previously. So this revelation of the mystery dispensation to Paul, ulitin ko ang revelation, ang kapahayagan ng programang ito kay Apostol Pablo lamang, was information about God's plan to for heavenly. So magkaiba ang earthly plan at saka heavenly plan. Ang heavenly plan inirebel ng ating Panginoon kay Apostle Paul places that heavenly people. As a result, the new covenant promises have yet to be realized. Paul explains how those promises would be realized after the future fullness of the Gentiles become in. In Romans 11, 25, for I would not, brethren, that ye should be ignorant this mystery, lest ye should be wise in your own conscience, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. Verse 27, in verse 25, tandaan natin, dito sa verse 25, referring to a completeness of the Gentiles, or the fullness of the Gentiles. Ayon dito nga, pag nakumplito ang bilang ng mga hintel, ay mag-close ang programa ng Body of Christ at ibabalik ang programa sa Israel. In verse 26. 26 to 27, and so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away and godliness from Jacob. For this is my covenant unto them, which shall take away their sins. Ganun po ang ano, kaya after the rapture, ay ibabalik sa Israel ang programa, then all Israel will be saved. Balik sa Israel. Balik sa kanila ang programa. Ayan. Ang programa ng mga hintel ngayon, okay, yan po yung nakita nyo na sa chart natin na color yellow, yun po yung programa natin, heavenly program, a new program. Kung sino man ang part dyan sa mystery program or body of Christ will be raptured. In Romans 11:26, and so all Israel will be saved. As it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. Kailan mangyayari? Okay, kailan mangyayari? Ayun po ay mangyayari sa after the rapture, sa Great Tribulation. Although, the new covenant has been confirmed and established as a result of Christ's death. Yes, the new covenant has been confirmed and established as a result of Christ's death. So the results of the covenant with Israel are yet to be realized. So Israel has not assumed the promised kingdom, nor is God's plan for the earth complete. Alam ng Israel yun na may ganung programa. So, hinaantay po nila yung programa na yun. Israel has not assumed the promised kingdom, nor is God's plan. Dahil nga, ito ay naiprophesied. Kaya, kung titignan natin ang connection sa sinasabi ng mga apostles, ay talagang more concerned ang ating Panginoon sa Israel that time. Pero under our present time, ang Panginoon ay nakafocus naman sa lahat ng tao. Basta maniwala sa gospel of the grace of God. Yun po ang gospel para sa panahon po natin, the gospel of the grace of God. Kung ano man ang mga pangako ng ating Panginoon sa Israel, yun po ay sa Israel. Hindi natin pwedeng angkinin ang promise or pangako ng ating Panginoon para sa Israel. Instead, what pervades is the interim dispensation of reconciliation to all the world, where Christ is offered a part
from any covenant or special people status or nationality. In 2 Corinthians 5:19. 2 Corinthians chapter 5 verse 19. To wit that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. So ang programa under this present dispensation, the message of reconciliation, para po yan sa body of Christ. Ang body of Christ ay maipangaral ang message of reconciliation. Yun po yung sa time natin. Hindi po sa time past na ang kanilang message more on nakafocus sa Israel. But we, Gentiles, Jews and Gentiles in our time, okay, ang message ay the message of reconciliation. Ang basis ay ang promise. O ang basis ay ang work ng ating Panginoon para sa panahon natin ngayon. Work ng ating Panginoon sa cross. Yun ang concern. Okay? Yun yung concern para ma-reconcile ang tao maniwala sa ginawa ng ating Panginoon sa cross. Kaya dito makikita natin ang talagang ang new covenant ay para sa Israel yon. Hindi tayo kasama sa new covenant na na-mention. Hindi tayo part doon. Yun ay ibinigay ng ating Panginoon sa Israel, sa House of Israel, House of Judah. Tandaan po natin, we are not part of that program for Israel, but we are under the dispensation of the grace of God. So hanggang dito na lang ang ating pagsasaliksik. Maraming salamat.